Hello, good evening guys. Meron akong tutorial ngayon kung paano i-wiring ang exhaust hood motor. Ito yung load guys, motor. Lagay natin load. Ito yung motor guys, na tinatawag na exhaust hood motor. Ito guys, yung circuit breaker contactor na meron siyang coil supply na 220 volt. So ito yung overload relay guys na meron siyang normally closed. Meron siyang normally open. So ang contactor guys, meron siyang coil supply na E1 at saka E2. Meron tayong switch at saka motor. So, simulan natin guys kung paano i-wiring, paano gumagawa ng schematic diagram ng exhaust hood motor. So guys, unahin natin yung main supply. Ito yung main supply guys, ito yung circuit breaker na may L1 neutral, i-connect natin sa contactor. So guys, naka-connect na ang line 1 neutral. Pagkatapos guys, contactor to overload. I-connect na natin guys. Line 1 neutral. Okay na guys, naka-connect na. So, proceed tayo sa overload relay guys. Yung output ng overload relay ilagay natin sa load natin guys ng motor. To 20 volt. Lagay natin. Unahin natin yung line 1 neutral guys. Okay. Yung line 1. Okay na. Konektado na guys. Konektado po lahat pero hindi pa rin under guys kasi hindi pa siya nag tawag na hindi pa gagana yung coil supply ng contactor guys. So wiring natin yung natawag na E1. Yung E1 guys direct natin sa L1. Ito guys, nakakonnect na. L1 to E1. Okay? Proceed tayo sa E2 guys. Ito yung E2 sa kabila ng supply ng contactor. Ito guys, connect to normally closed ng overload. Sa kabila ng normally closed ng overload guys, ito papuntang switch. Okay guys, ito ha, sa kabila ng normally closed ng overload papuntang switch ito, at sa kabila ng terminal ng switch papuntang neutral guys. Yun yung diagram natin guys. Okay na po, kompleto na po. Pero hindi pa tuma-on kasi naka-open pa yung switch. Maglagay tayo ng off dito, on sa baba. Okay guys, off, ka-open po siya. On, i-on natin guys, pandarin natin yung motor. Okay guys, pandarin natin motor ha. Switch natin, on. Yun, naka-on na guys. Naka-on na yung switch. Pag naka-on na yung switch guys, yung ito papuntang normally closed ng overload. Yung kabila ng overload na normally closed, papuntang switch, switch on. Yung kabilang terminal ng switch, papuntang neutral. Yun, gagana na guys kasi direct yung line 1 to E1.
So, kumagat ng contactor, guys. Pag kumagat ng contactor, guys, meron na siyang supply dito na 220 volt. Meron siyang 220 volt, guys. Papuntang overload. Meron siyang output dito sa overload na 220 volts. So, pag mayroon na siyang 220 volts sa output, guys, ng relay, overload relay, contactor, yun, may supply na po yung motor natin. So, it means, pag may supply na po, aandar na po yung motor natin, guys. Okay, guys? Ito yung supply, guys, circuit breaker, 220 volt source. Source means supply, guys. Yung main supply na niya po. Okay, guys? Naintindihan niyo po. Ito yung circuit breaker, contactor, overload relay, motor, switch. Kailangan na materials, guys. Lima lang po. Circuit breaker, contactor na 220, overload relay, motor na 220 single phase at saka switch. Okay, guys. Guys, pagbago ka lang sa YouTube channel ko, please subscribe, comment. Mag-suggest kayo, guys, kung ano ipagawa niyo. I will try my best, guys. Sa mga kaya ko lang, gawin ko 'yon. Okay, guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you, guys. Bye-bye.